Young Guns ng Quadcom hindi nagpasindak kay former President Rodrigo Duterte. Kung matatandaan po natin, may mensahe si former President sa mga taga House of Representatives. Sabi po niya, "You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako. Nag-congressman ako. Nag-presidente na ako. Do not give me that." Sabi pa niya, "What is there to say? More to what I have said. Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga GA?" So, anong ibig sabihin ni former president? Porque siya ay galing na sa Congress, nag-mayor na siya, nag-congressman na siya, nag-presidente na siya, pwede niya nang mura-murahin ang kahit na sino. Natatandaan po natin, pinagmumura po niya ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Buti na lang at hindi naman siya pinatulan, tahimik lang po ang ating presidente. At kilala naman po natin si former president, talaga pong palamura. Na kung akala ng mga supporters niya ay okay lang, hindi po sa majority ng taong bayan. Noon, okay lang. Walang magawa yung mga supporters niya. Kasi nga naman, presidente siya eh. Eh ngayon, hindi na siya presidente. Hindi niya pwedeng basta-basta murahin ang kahit na sino na lang. Kung hindi siya pinatulan ni President Bongbong Marcos, aba, darating po ang araw na may makakatapat po itong si Rodrigo Duterte. Sinasabi ko sa inyo, dahil ganyan po ang law of karma. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik sa'yo. So, ito pong statement niya, "You don't scare me a bit." Hindi daw siya natatakot sa Quadcom. Ang tanong, kung hindi ka natatakot sa Quadcom, bakit hindi ka makaharap sa kanila? Sabi niya, wala daw kasi siyang pamasahe at ang kanyang ginagastos ay galing na lang sa kanyang retirement pay. Eh bakit sa Senado nakarating siya? Kung talagang gusto, may paraan. Itong scare a bit na to, hindi po ang Quadcom ang natatakot. Obviously, siya po mismo, si Rodrigo Duterte, ang natatakot. Dahil kahit na sinabi niyang lahat daw na sabi niya na sa Senado, hindi po, marami pa po siyang dapat sagutin. At meron pa pala siyang pagbabantang ginawa sa mga kongresista natin na ang akala ni former president ay tatahimik na lang itong ating mga kongresista at pababayaan na lang siyang hindi umatin at hindi nasagutin ang mga dapat sagutin. Well, katulad ng kanyang anak na si Sara Duterte, ang tapang-tapang magpa-presscon. Actually, narinig ko, meron na naman daw siyang presscon ngayon. Panay pa-presscon, pero bakit hindi humarap? Di ba? Obviously, nakikita po natin, takot pong humarap. Bakit? Baka may itinatago. Kasi kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. So, may imbitasyon na naman po ang Quadcom kay former president sa Miyerkules, November 13, para umattend ng hearing. Eh ang problema nito, wala daw pamasahe si former president. As if maniniwala naman tayo na wala siyang pamasahe. So imbis na matakot itong mga taga-Quadcom, the House dares Duterte to attend drug war probe after threat to lawmakers. Yan po ayon sa Inquirer. "Lawmakers have dared former President Rodrigo Duterte to attend the next hearing of the House of Representatives Quad Committee on the Drug War following his threat to kick its members." So, yung pala ang banta ni former president. Sisipain daw niya ang mga miyembro ng Quadcom kapag nakita niya ang mga ito. Tuloy ko, "Two members of the House's so-called young guns on Sunday said Duterte should stop making excuses and face the Quad panel instead." Totoo nga naman, tama na yung mga dahilan-dahilan. Humarap dahil kinakailangan humarap. Naalala ko tuloy si former President Noynoy Aquino nung siya ay ipinatawag ng Kongreso hinggil sa issue ng Dengvaxia. Sabi noon ni former President Noynoy Aquino, "Humaharap po ako sa Kongreso ngayon dahil tingin ko obligasyon kong dalin ang usapan sa tamang antas at ilayo ito sa haka-haka at padudang nagdudulot ng pinsala sa kapakanan ng aking mga boss, ang sambayan ng Pilipino." So, kung nagawa ito ni former President Noynoy Aquino, and in fact, kahit na si Fidel Ramos at si Joseph Estrada, mga past presidents, ay humarap sa Kongreso nung sila ay ipinatawag, bakit hindi magawa ni Rodrigo Duterte? Para maalis yung agam-agam, maalis yung mga pagdududa, kailangan harapin, you have to face the music,
para kung sinasabi mong wala kang kasalanan, edi maliwanagan ng taong bayan. Tuloy ko, sabi ni House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative Jefferson Kongun said, "With all due respect, Mr. FPRRD, don't make any more excuses in not attending our hearings. Please make sure to be around on Wednesday so that you can make true your threat to kick Congressman as you have repeatedly warned." So, hindi lang pala isang beses nagbanta si former president. Dahil sabi po dito, repeatedly warned. So, paulit-ulit na nagbanta si Duterte na sisipain niya itong mga taga-Quadcom. Sabi pa ni Congressman Jefferson, "Be here at the Quadcom hearing and go ahead. Kick us if that will make you happy. I am very sure your supporters nationwide will also be watching on national TV or YouTube, ready to give you the loudest applause you want to hear." Para naman kay La Union Representative Paulo Ortega, Duterte should be man enough to fulfill his threat and attend the hearing. How can you kick us if you don't physically attend the hearings? Be man enough to do it. I suppose you're a man of your word. Don't make empty threats. Please, make no mistake. While we respect you, by no stretch of the imagination does this mean that we are afraid of you. Give us respect too. O ngayon, nagsalita rin ng taga-Quadcom, respetuhan. Hindi porke nire-respeto ka, ibig sabihin na sila ay takot sa'yo. We are not afraid of you. So, be man enough. Magpakita ka. Kung nakapagpakita ka nga sa Senado, kung saan marami kang kaalyado doon at kakampi, mas magiging man enough ka kung sa Congress ka humarap. Don't be afraid to face us in Quadcom. You don't have to worry. We will give you all the reasonable amount of respect you deserve being the former president. I, for one, will make that pledge in front of you and the nation if I have to. But this respect should be reciprocal. We will not and we will never allow you to bully us in our own house, the house of the 114 million strong Filipino people whom we are all representing, from the northernmost district to the southernmost district across the country. Dahil yan na nga po ang sinabi ko eh. House of Representatives po yan. Representante ng taong bayan. So kung minumura sila ni dating Pangulo, aba eh parang minura niya na ang taong bayan. Eh hindi po pwede yun. Wala na pong nasisindak sa pagmumura ni Rodrigo Duterte. You have to put into actions your words. Kung matapang talaga si dating Pangulo, harapin niya ang Quadcom. Rerespetuhin naman daw siya ng Quadcom dahil siya ay naging Pangulo natin. Which is dapat naman. Kaya lang dapat yan reciprocal. Igagalang ka, igalang mo rin naman. Kaya lang nangyayari po, wala pong paggalang si former president. Sa bagay, kung yung ating Pangulo nga, namura niya, ito pa kaya mga representatives of the people? Tuloy ko po, based on a letter sent to the office of Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, Attorney Martin Delgado III received the panel's invitation on behalf of Duterte last November 2. Upon consultation with his client, Delgra said Duterte opted to skip the hearing to save the government time and taxpayers' money since he attended a recent Senate hearing probing a similar matter. Ito po yung hindi niya sinupot yung unang hearing. Pero halata naman natin eh, nagdadahilan lang po. Kunyari lang na siya naman ay umattend sa Senate hearing, eh magkaiba po yan. Iba po yung Senado, iba po yung House. Eh kitang-kita naman natin sa Senate hearing, natanging si Senator Risa Ontiveros lang ang naglakas ng loob na magtanong na magtanong to the point na umamin si former president sa mga krimen na kanyang nagawa. Duterte also reasoned out finance-related issues for not attending the probe.
Again, maniniwala ba tayo na finance-related issues kung bakit hindi siya umattend ng hearing? Ayan na naman eh, ginagawa na naman tanga at bobo ang mga Pilipino eh. Maniniwala ba tayo na wala man lang pamasahe si former president para umattend ng hearing? Quadcom leaders, namely its chair, Robert Ace Barbers, co-chairs Dan Fernandez, Bienvenido Benny Abanti Jr., and Joseph Stephen Carapz Paduano, Vice Chair Romeo Aco, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., and Deputy Speaker David J.J. Suarez offered to fund Duterte and his entourage's expenses so he could attend the succeeding hearings. It includes their airfare and accommodation. So, wala na pong lusot si former president na hindi sumipot. Dahil kung ang problema niya ay pamasahe daw, ayan po, sasagutin ng Quadcom. Ang pamasahe nyo, saka ang accommodation nyo. Hindi lang kayo, kundi lahat na magiging entourage ninyo, lahat ng makakasama nyo, sila po ang sasagot. Basta umattend na kayo. So, aatin kaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Wednesday? I don't think so. Maghahanap na naman po ng panibagong dahilan niyan. Pero kung sakasakaling siya po ay umattend sa hearing, well and good. Papalakpakan po natin si Rodrigo Duterte dahil sa lakas ng loob niyang humarap sa Quadcom. At hihintayin po natin kung itutuloy niya yung kanyang banta na sisipain niya ang mga taga-Quadcom. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Umattend na kaya, finally, si former president sa hearing sa Wednesday? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Man. Diyos ti Agmina.